Hello po, good morning. Ako nga pala si Rodney and Dela Cerna. Isa po akong chemical engineer by profession na nag-decide po to venture into agriculture. Na-assign po ako sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kagandahan lang po talaga sa MAYA internship na naka-acquire po ako ng mga theoretical po na mga trainings na normally hindi po natin nakukuha sa mga libro-libro lang or sa mga YouTube videos. Aside po sa technical, meron din po siyang financial side, no? Which is para sa akin na interested na mag-venture into agribusiness, napaka-helpful po ng makita namin kung paano yung kitaan. Lahat po nun, kahit ako, hindi ako agriculture graduate, natuto po ako. Yun po yung nag-boost ng confidence ko na kaya palang gawin na kahit na wala akong background, no, pwede palang magnegosyo talaga. Nung time na dumating po yung contest about sa business plan making contest, I was lucky enough to be chosen as isa sa top 15 finalists po ng business plan making contest ng MAYA internship program. Hindi pa man natatapos yung training namin na ano, naghanap ako agad ng saan ba ako pwede bumili ng bangus. So, nalaman ko na meron na pala talagang existing na mga bangus growers dito sa local market. So, yun po, nakabili ako ng first 20 kilos na process namin. And then, yun po yung denibo namin and then binenta. So, luckily po, kumita naman siya kahit papaano. But then, ang challenge lang talaga is yung steady supply ng bangus. Kasi dito po, yung bangus is binebenta siya. Binebenta siya in bulk, no, in per ton. So, kami na mga small-time na operators, hindi kami maka-acquire ng farm gate price. So, yung challenge naman na yun, yun yung nag-udyok naman sa akin na kung hindi ko magawa tong bangus production business na to, ano ba yung pwede ko pang magawa? So, kaya inaral ko rin po yung ano yung kitaan sa pagfafatining ng baboy, and then ano yung kitaan kung magproproduce tayo ng piglets. So, and then during that time po, nag-aalaga ng rabbit yung kapatid ko. Nag-invest kami, no, part ng napanalunan ko sa DA na contest is in-invest namin sa pag-acquire ng mga pure breeds. No, so doon ko po nakita na talagang may potential pala talaga when it comes to farming. Kasi po in 1 week time, no, nung naka-produce na po kami ng mga upgraded na rabbits, kumita po kami. Yung first talaga na income namin is 24,000. Ako naman po, sa pagtatrabaho, yung sweldo ko lang po talaga is 28,000 in 1 month. So, kung tutuusin po, malaki na yun, no? Pero nakita ko yung potential ng business na yung first na 24,000. And then, the next week po, napunan po siya ng 10,000. So, parang maganda pala yung business na in 1 month time, kung mapapalago mo yung business mo, kaya mong kumita ng mas malaki pa. So, encourage ko po lang talaga sa mga youth na i-grab nyo po yung opportunity, especially yung mga inline na po talaga sa agribusiness. Always continue to learn. Hindi ibig sabihin na nagpa-farming ka ngayon na successful ka na agad. No, kung hindi ka successful ngayon, most likely may kulang sa ginagawa mo. May dapat na i-improve. Huwag nyo pong ilimit yung self nyo. Napakaraming ways po, kahit na minimal yung puhunan nyo. As long as talagang pursigido kayo, mahahanapan at mahahanapan ng paraan.